5 ways to get good photos of yourself. Huwag kayong mag-alala, Tagalog to. Dahil hindi ko rin kaya mag-English na matagal. Baka matunaw ako dito. Hey guys, kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Kapag pinanood mo tong video na to, sigurado ako na matututunan mo kung paano kumuha ng picture na malupet. At saka pag nalaman mo to, sigurado ako sa'yo na pwede ka na maging professional. Kinabukasan, pag pinanood mo to ngayon, kinabukasan pwede ka nang mag-hire sa wedding. No, hindi, joke lang. 5 ways to get good photos of yourself. Kaya 5 ways to get good photos of yourself ang title nito. Kasi hindi ko maisip yung paano sa Tagalog eh. Ang hirap, 5 paraan para makakuha ng magandang larawan. Ang ano eh, masyadong mahaba, no? Parang complicated, no? English yung title, Tagalog yung pagkukwento ko. Or lalagyan ko ng Tagalog na title, ay English na title, tapos may Tagalog, no? Mga ganun na lang. Or paghahalu-haluin ko na lang. Bahala na, guys, no? Yung importante yung laman, di ba? So, eto na, punta na tayo dun sa laman. Una, light. Pangalawa, natural post. Pose. P-O-S-E. Poses. Or poses, no? Natural poses. Pangatlo, composition. Pang-apat, tripod. Pang-lima, edit. Editing. Edit. Edit. Si Edit, yung anak ni... So, bakit mahalaga yung ilaw sa photography? Dahil ang ilaw, siya yung nagbibigay ng liwanag at ng detail. No? Kung walang ilaw, wala na, uwian na. Meron tayong dalawang source ng ilaw. Yung natural light at saka yung mga nabibili natin sa... Yung pwede natin bilhin, no? Like yung mga pang-professional na ilaw sa market, no? Saan pa ba? Ano ba? So, basta kahit ano... pwedeng ilaw sa bahay natin. Diyan sa Pilipinas, binigyan kayo ng biyaya ng Panginoon, no, na magkaroon ng maraming ilaw from the sun. No? Ang swerte nyo dyan. So, pag meron kang natural light, punta ka lang sa may bintana, iset up mo yung tripod mo, yung camera mo, boom, ayun na. Ayos na. Maganda na yung kalalabasan nun. Kasi maganda yung source ng na nanggagaling sa natural light. No? Kung hanggat maaari nga, gusto ko yung natural light eh. Kasi wala ka nang hindi ka nang mag-set up ng ilaw ganyan, no? Eh kung hindi lang nawawala yung ilaw, 'di ba? Kung hindi naggagabi, 'di ba? Bakit hindi? Tapos dito sa Denmark, ang eksipan ng araw na meron kami. So, kaya sinasabi ko na biniyayaan kayo diyan. So, pag indoor naman, halimbawa gabi, kailangan mo talaga ng mag-picture, hindi mo na mahintay yung kinabukasan or sumikat yung araw, hindi mo na mahintay 'yon. So, importante diyan, hindi lang ano, hindi harsh sa skin yung ilaw. So it's either pwede ka maglagay ng something to cover yung ano no yung ilaw na pupunta sa mukha mo, no? Maglagay ka ng ako ginagawa ko tissue eh. Kasi meron akong portable na ilaw na maliit lang itong gamit ko ngayon. So lalagyan ko yan ng tissue para pagdating sa skin ko na oily, hindi masyadong kitang-kita, di ba? So medyo dapat ma-replicate niya yung kagaya ng natural light na soft, no? May ilaw pero soft, huwag yung parang masyadong shiny. Pangalawa, natural post. Yeah, napaka-importante niyan, syempre. Mahalaga din yan, syempre. Kaya nga 5 to, di ba? 5 silang importante. So, importante 1, importante 2, importante sila lahat. So, importante yung natural post para natural din na makita ng tao yung kalalabasan ng photo mo. Yan. So, paano kung hindi ka experience na nagpo-post, di ba? Tulad ko, hindi naman ako professional at hindi rin naman ako model, di ba? Medyo mahihiyain ako. Nahihiya nga akong ilagay yung mga pagmumukha ko sa mga thumbnail ko, di ba? Kaya nga pinaglalagay ko sila doon. So, yun. So, pag hindi ka natural na, pag first time mo halimbawa nakukuha na yung sarili mo, ako, dati, ang ginagawa ko, or hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin, nag-search ako ng mga poses or pupunta ako ng Pinteres. Titignan ko yung mga, kung ano yung pose doon na pwede kong gayahin, no? Yun, mas madali ngayon. May mga sources tayo na mga, kung hindi man tayo professional na model, may mga sources naman tayo. So, easy yun. Pero importante na mas maging natural ka, no? Like this. Maging natural sa harapan ng camera. So, practice. Pangatlo, composition. Ito yung kung saan ipi-frame mo yung sarili mo. Importante na frame ka, syempre, kasi pangit naman kung pagtingin ng titingin ng picture mo, nasa gilid ka. Pero, di ba, ikaw ang subject, nasa gilid ka na
out of frame, di ba? Meron silang tinatawag na rule of thirds sa photography. Ang rule of thirds, ito yung i-dinidivide mo yung isang frame, i-dinidivide mo siya horizontally tsaka vertically. So magkakaroon siya ng mga, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na ano siya, bali boxes. Pero titignan mo yung grid doon, yung grid. Kailangan naka-align yung isa doon sa mga grid sa mata mo. So yun ang pinaka-silbi noon, no? Sa mata mo siya tatargetin, no? Bang, para walang kawala, papag mata agad, di ba? Yun. Pero kailangan mong malaman 'to, no? Importante 'to. Pero hindi naman laging susundin mo 'yan. Mas maganda minsan yung maging creative ka sa pag you know, land of photography. Marami kang magagawa diyan. You just have to be creative, no? Pero 'wag mong kakalimutan yung rules, yung basic, yung ito nga, for example, yung rule of thirds. Marami pa 'yan, pero yun lang yung alam ko, eh. Ayoko ng pang-apat, tripod. Yes, syempre, ano pa ba? Kasi hindi ka makapagkuha ng sarili mo ng maayos kung wala kang tripod, no? Mahirap magtayo ng cellphone. Halimbawa, cellphone ang gamit mo, mahirap magtayo ng cellphone, no? So importante may tripod ka. At kung may accessory ka, mas maganda. Like yung remote, tsaka yung kung yung camera mo meron ng screen. Sa kanan ngayon, kagaya itong gamit ko, meron itong flip screen. Yan. Maganda din yon. Or, may mga portable na screen na nabibili. Ganyan. So, masyado na expensive yon. Importante yung mga accessory na yon, kasi hindi mo na kailangang tumakbo. Pag pipindutin mo na halimbawa yung button sa camera, naka-timer ka. Pak! Pagpindut mo, pipesto ka, ganyan. Di ba? Ang hirap nun. Minsan, wala ka pa sa frame, bang! Nakuhanan ka na. Tapos kung may screen ka nga, yun ang sabi ko kanina, no, palagay ko, it's a must. Pag kukuha na mo yung sarili mo, kailangan may screen ka talaga para ma-frame mo yung sarili mo. Yan, pero kung wala, wala tayong magagawa, di ba? It takes time, no? Siguro, di ba? Hindi ko pa naman nasubukan na walang screen habang kinukuha na yung sarili ko, kaya hindi ko pa alam. Kukuha naman yung sarili mo, nagawa mo na yung composition, yung ilaw, ganyan. Editing. Mahalaga din to, editing, kasi yung straight from the camera na photo, kulang. So dito sa editing mabubuhay mo yung photo. Ma-enhance mo siya. Pag nag-edit ako, ang una kong gagawin niyan, titingnan ko kung pantay ba, align ba yung photo. Yan ang una kong titingnan, tapos kung kailangan kong i-crop pag marami mga dead space sa paligid, i-crop ko yan. Tapos auto. Meron diyan sa Lightroom, kasi ako Lightroom ang ginagamit ko. Pag pinindot ko yung auto na yan, automatically iaano niya yung photo, i-edit niya yon. Boom. Pero hindi pa rin ako kontento doon. So ang gagawin ko, i-tweak ko pa hanggang sa masatisfy na ako, no? Na oy, okay na to. So ang tip ko sa inyo pagdating sa pag-edit, huwag mong i-over-edit. Ibig ko sabihin ay parang yung ano na siya, para na siya nagmumukhang drawing. Hindi sharpness ang basehan ng magandang photo, ha? Hindi sharpness. So yun ang mga karaniwang mistake, eh. Pero maging creative pa rin tayo, no? Explore natin yung kung paano yung ano bang magandang kulay, black and white, explore natin lahat 'yan. Yung teal and orange, yan, nasubukan ko rin 'yan. Maganda na subukan din niyo. Tapos hanggang dun sa mahanap niyo na kung ano yung gusto niyo sa panlasa niyo, no? Nyo. Yun yung limang ways para makakuha kayo ng magandang photo. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Lima lang naman, 'di ba? Pero madadala nyo to hanggang sa kung maging career mo na yung pagpo-photo. Ito pa rin yun. Ito pa rin yung babalik-balikan mo na basic things, no? Yun, guys. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Sana natapos nyo to, napanood nyo. At huwag na kayong mag-notes. Maglalagay na lang ako dyan sa description ng detail nito, kung ano man yung mga binanggit ko. So salamat sa panonood, guys. Like, comment kayo, subscribe kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye.